mga ka-home foodies, nagkikrave ba kayo sa kare-kare at pansit at the same time pero wala kayong time? Dahil ay kare-kare so much about you, gagawa tayo ng restaurant-inspired dish. And I am Viber Miranda for Elaborately Easy at tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng kare-kare on crispy noodles. Wow! Look at this mga ka-home foodies, 6 ingredients lang para ka nang kumain sa napaka-sosyal at napaka-sarap na restaurant. So ano pa bang inihintay natin? Simulan na natin yan. Let's go! Alright, mga ka-home foodies, let's chop our pechay Tagalog. Make sure to trim those ends. Hindi natin isasama to. Chop it nicely. Make sure na wash natin before i-chop to and na-dry din para mas maganda. Alright, mga ka-home foodies, before natin gawin ang ating kare-kare or initin yon, gawa muna tayo or prepare muna natin yung mga iba pang kailangan, which is our vermicelli noodles and ang pag-blanch ng ating pechay Tagalog. So, we'll start muna with our noodles. Make sure we have a hot oil, around 180 degrees Celsius, pero sa bahay natin, syempre, wala naman tayong thermometer. We can use this stick para lang ma-check kung mainit na. Okay? Mainit na nga siya. Yan, nakikita nyo, nagbabubbles out na. Ibig sabihin nun, mainit na siya. Make sure lang din na hindi siya umuusok. Ayaw natin yon, baka kasi masunog naman yung ating niluluto. Alright, one at a time. Dump lang natin dito sa oil. Pop-pop-pop na yan. Alog natin ng konti. And turn. Diba mga ka-home foodies? Ganun lang kabilis. Luto na ang ating noodles. Okay, hango lang natin. Make sure lang na meron kayong ready na paper towel or rack katulad nito para ma-drain off yung excess oil. Gawin ulit natin yung isa pa. Stretch lang natin ng konti before i-dump para medyo mas buhaghag. Okay? Lagyan na natin. Okay? Yan. Look at that. So, pag nag-bubbles na, nare-sizzle, naluluto siya, pag huminto na, pwede nyo na siyang i-flip. Para yung kabilang side naman. Taktakin lang ng konti para yung excess oil matanggal. Then, ilagay sa rack. Next naman is blanching of the pechay Tagalog. What do we need here? We need a boiling water. Now, it's simmering na lang. Then, kailangan natin ng ice bath. So, what is an ice bath? Tubig lang siya with ice, actually. So, pagkakulo natin, around 7 seconds, ilalagay na natin siya dito para mag-stop yung further cooking niya. Let's do it now. Okay? Tabi ko muna. Pechay. Lagay lang natin. So around 7 seconds, bilang lang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, ganun lang kabilis. Ang gusto lang natin makuha is a vibrant color. Look at that color. Ganda ng pagka-green, no? So ice bath para lang mag-stop ang carry-over cooking na tinatawag natin. So, ba't ba natin binlunch ng ganito? Siyempre, gusto natin, pag tinap natin later on, makikita natin itong, oh, look at that color. Yan, yung vibrant green na yan. Makikita natin sa plate natin later on yan. Okay? So, next step nito, pag lumamig na siya, ipapat dry lang natin para hindi masyadong basa. Alright? Let's do our next naman, which is our kare-kare sauce. Alright, mga ka-home foodies, let's start with our Pure Foods kare-kare. This is slow cook with love, and love takes time. After adding our Pure Foods ready-to-eat kare-kare, we'll add water and fish sauce. Hintayin lang natin to ma-thaw out. This will take around 8 to 10 minutes. Pwede rin nating i-microwave. Nasa instructions din niya, around 8 to 10 minutes lang din sa microwave natin. Now, after around 8 minutes, makikita nyo, thawed out na ng maayos ang ating sauce, ang ating kare-kare. Medyo thin siya, that's why we added water. Kasi nga, itatap natin siya sa ating dishes, sa ating noodles. So, kaya natin nilagyan yan. Makikita nyo naman dito, yung aroma niya, that's peanut butter. By the way, mga ka-home foodies, our Pure Foods ready to eat na kare-kare, the peanut goodness of this. Maaamoy nyo talaga at talaga namang sarap.
And look at this tender meat, the tripe, the beef. Talagang sobrang lambot niyan. It takes us around 4 hours para maluto ito, pero para sa bahay, 8 to 10 minutes lang, meron na tayong perfect kare-kare. Ito na, Pure Foods ready to eat kare-kare. Slow cook with love, cause love takes time. And now, what makes a perfect dish make it beautiful? Now we'll do our plating. There's height in our crispy noodles. Let's add color. Right on the side, pwede. And now, our kare-kare. Make sure it's warm. Papatong lang natin. More sauce. Mga ka-home foodies, ito na ang ating kare-kare on crispy noodles. Akalain mo, 6 ingredients lang talaga at napakabilis. Nagawa na natin to na para tayong kumain talaga or nag-prepare para ka nasa restaurant. Make sure to share this with your friends, family, or loved ones. Sure na sure to, patok na patok yan. And I am B-Boy Miranda for Elaborately Easy. For more recipes, visit www.homefoodie.com. You can also like our Facebook, that's Home Foodie, and follow us on Instagram at HomeFoodiePH. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to get notified for new uploads. Dahil dito sa Home Foodie, walang imposible. Lahat kayang gawing madelicious.